Grabe. Hindi ko akalain. Oh, grabe. Masarap pala siya. So, meron na tayo ulit bagong evento ngayon. Ang spaghetti na may sardinas, hindi na lang corned beef. Hello! Welcome back to my channel! Magandang umaga po sa inyong lahat na nanonood today. So, sana nasa mabuti tayong kalagayan. And have a good day, everyone! So, for today's vlog, magluluto tayo ng spaghetti. But in different way. Lalagyan natin siya ng twist. Lalagyan natin siya ng ibang flavor naman. So, for today's spaghetti recipe, lalagyan natin ng sardinas. Yes, sardinas po. And kung merong corned beef spaghetti, meron din naman yung mga iba-ibang style ng spaghetti. Pero this time, ang gagawin kong spaghetti ay sardinas ang gagamitin natin. So, let's start guys. Huwag na natin patagalin. Ito na yung mga ingredients na kailangan natin. Of course, ang ating pasta na papalambutin na natin. In just 3 minutes, konti lang to. So, tantyahin nyo na lang kung gano'n kayo kadami kung gusto nyo ito yung recipe na to. So, konti lang yung papalambutin ko ng pasta, spaghetti natin. And of course, ang ating sardinas. So, it depends sa inyo kung anong brand ng sardines ang gagamitin nyo. So, this is the sardines that we use here. And ang ating bawang and sibuyas. So, na-chop na siya. Sa machine ko kasi siya na-chop para na maliliit talaga yung size niya. So, bawang at saka sibuyas po ito. Isang buong sibuyas at saka isang buong bawang na na-chop ng maliliit. And then, nalagyan ko siya ng kaunting giniling. Ayan, giniling na manok. Kaunti lang. And then, ang ating salt. Ang ating bawang. Ah, bawang. So, ang ating salt, ang ating paminta, and of course, ang ating tomato sauce. Ayan, tomato sauce. And olive oil. So, ayan po yung mga ingredients. So, kung gusto nyo magdagdag ng hotdog, kung gusto nyo madagdag ng iba-iba pang panlagay dito, pwede naman po. So, wala kasi kaming hotdog dito. And now, let's proceed sa paggigisa naman. So, come on! Mag-gisa na tayo para mabilis. Tara! So, maglagay ng kaunting mantika sa inyong mga kawali. Igisa ang sibuyas at bawang. Saute onion and garlic with little oil. Put the grind or minced chicken. Ilagay ang giniling na manok. Mix them well. Haluin ng mabuti. Ilagay ang salt at pepper. Put the salt and black pepper with malunggay powder. Pati ang malunggay powder, optional. Haluin mabuti. Mix it well. And then get the sardines. And then mix them together. Kunin ang sardinas at ilagay dito at haluin ng mabuti. Pwedeng durugin ang sardinas. Pagkatapos magisa ang sardinas at giniling na manok, ilagay ang tomato sauce. After mixing and sauteing the sardines and minced chicken, put the tomato sauce and cheese. Ilagay din ang cheese. Mix them thoroughly. Haluin ng mabuti. Pagkatapos, pwede nang ilagay ang pinalambot na pasta. After that, you can put the pasta that already boiled and soft. Mix them together. Haluin ng mabuti. Pagkatapos nito, pwede nang ilagay ang toppings na cheese. I-check nyo na lang ang salt kung sakto na ba sa inyong mga panlasa. Just check the salt if it suits your taste. And you can put the toppings
like cheese. And then it's ready. Enjoy cooking. Happy eating, everyone. So yes, tapos na tayong magluto mga kaibigan. So let's try if pwede nga ba ang sardinas sa spaghetti. Ayan, so ito ay pwede po, lalo na sa mga nasa Pilipinas or nasaan ka man. Kasi ang mahal na ng manok ngayon, ang mahal na ng baboy, ang mahal na ng giniling na kung ano-ano pa mga nilalagay sa spaghetti. So now, try natin yung sardinas naman. Diba? Mura lang siya. Magkano lang ba ang isang lata ng sardinas? Baka kagawa ka na ng spaghetti. So ito pong ginawa ko is hindi ko siya nilagyan ng ano tawag dito, yung condensed milk or pampatamis. Di ba nilalagyan ng spaghetti ng condensed milk sometimes? Yung iba na gusto ng matamis. So ako hindi ko nilagyan. Pero kung kayo pong magluluto, pwede naman po siyang lagyan para medyo magustuhan ng mga bata, medyo matamis-tamis. So ito na siya. Tapos na akong magluto. Ayan ang itsura niya. And naaamoy ko talaga yung sobrang sarap ng ang daming bawang, ang daming sibuyas. Tapos yung sardinas na ginisa mo dun sa giniling ng matagal. Sobrang sarap niya. So, tikman na natin para malaman natin kung pwede nga ba ang sardinas a la spaghetti. Yes, let's try. So, mainit pa. Ang sarap, grabe. Hindi ko akalain na pwede pala ang sardinas sa spaghetti, mga kaibigan. Kaya try nyo na rin ito. Sobrang sarap. Grabe. Masarap pala siya. So, meron na tayo ulit bagong invento ngayon. Ang spaghetti na may sardinas. Hindi na lang corned beef. Hindi na lang yung mga sauce na nabibili nyo. So, meron na tayo ngayong bago. Ang sardinas naman. Yes. Ayan, mga kaibigan. Ang sarap. Napaka-creamy. Kasi ang daming cheese natin ang nilagay. So, para sa mga anak dyan, pwede medyo matamis lagyan nyo ng condensed milk or sugar. Or kaya yung gamitin yung tomato sauce is medyo matamis siya. Para magustuhan ng mga bata. So, ito is madami kong pamintang nilagay kasi gusto ko madami paminta. So, medyo mahanghang na siya pero sobrang sarap niya. So, sana guys, ma-try nyo to. Sana ma-try nyo itong recipe na ginawa ko today. And thank you so much for watching again. And sa mga bago pa lang po, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo and hit the notification bell para lagi na kayong updated sa mga darating ko pa mga videos. So thank you so much for watching and remember, be the reason of others to smile. Bye-bye!